Hello mga friend, magandang hapon sa inyo, no? Ito naman ako para magbigay ng advice sa inyo, no? Pati ito sa ano ang gagawin natin o mabiktima tayo ng masamang tao. Mayroong mga taong na nasiyahan gawa ng lukuhin ang mga tao. Mayroong may pagbili na lahat, wala naman pala, nakuha na ang money. Nabiktima ka na. Yan ang kaibigan ko na biktima rin, no? Nalukulin o napahiram ng pera, 100,000 hindi na naibalik, hindi na nabiyaran. Kaya may mga friend nang tayo, huwag tayong mag-ano ng maski kaibigan natin, huwag tayong mag-ano wala ng na mabuti sila at hindi nila tayo kayang lukuhin. Kaya kung pwede, kung magpahiram ng pera, may butika sila, no? Yan, kung sa lahat naman, ang title in dyan, na, no? Para may at may permahan kayo na kung ipabugado mo, may mabawi mong pera mo. Kaya ito ang gawin ko kapag mabiktima ako ng masamang tao, no? May mga times na nakarana tayo ng injustice, no? Na mga bilang mga Kristiyano, ano ang gagawin kapag nabiktima ako ng masamang tao? Ilang mga Kristiyano na most have the wrong they are doing gagawin natin lahat para makamit ang justisya mula sa ginawa ng masama, pero dapat ay handa rin tayo mag-forgive sa gumawa ng mali kahit gaano pa kasama ang ginawa sa iyo. Huwag magiging natawad, patawarin. Basta isauli mo lang ang money ko o kung ang gamit na kinuha sa'yo. Kaya yan ang ating gawin, no? Kaya mga friend, na huwag sa ngayong time na daw medyo, ang mga tao sa ngayon daw medyo poor. Marami ang nagluloko sa atin. Kaya itong ating gawin. Kapag pinurgib natin ang gumawa ng masama, ibig sabihin ba nito ay wala na tayong gawin para parusahan sila? Sa inyo, hindi na lang sila parusahan, patawarin na lang sila. Itinuro sa atin ng Bible na dapat ay maparusahan ang mga kriminal, pero hindi simula sa sarili natin, kamay walang sinuman, lalo na sa mga Kristiyano. Yan, no? Lalo na sa mga Kristiyano, hindi pwede na tayo ang mag-husga, no? Ang pwede magpatang ng sarili lang batas, ipagbawal sa Bible ang personal beings na, no? Ang state lang ng may karapatan magpataw ay ang judicial punishment. Ang gobyerno lang ang may karapatan mula sa Diyos na magparusa sa gumawa ng mali. Kung may gumawa sa inyong mali, punta kayo sa barangay kung saan ka nakatira, sa barangay captain. Doon ka, no? Sa office ng mga sa barangay captain, doon ka, barangay hall. Doon ka pumunta,
Kay maski sa police department, hindi ka intertinahon. Nang kung doon ka muna mag-report sa ginawang kasalanan ng tao. Turo ka sa barangay captain. O, sa barangay hall ka pumunta muna, number one. Diyan ka na kung hindi kaya masulba na barangay captain diyan sa barangay mo. Diyan na ang barangay captain na ang mag-endorso sa'yo kung saan ka na pupunta. Kung doon ka na sa police department, pero barangay hall na barangay captain muna ang mag-ariglo sa inyo at saka ka na pupunta sa police department. No, diyan ang gawin natin. May alternative pa rin rito, ang gobyerno mismo ang masama. Kung for example, ang Court of Justice magiging Court of Injustice. Te, papabor siya kay ti, kanya to best friend o kung ano niya, no? Nang makalapit ng kamag-anak. Ti, dyan, injustice ang ibig sabihin. Ti, anong gawin natin? Kahit gaan ito ang naging kaso, wala pa rin lisensyang isang Kristiyano na magiganti. No? Pinapalala lang sa atin ang mga ganitong sitwasyon na may responsibilidad ang church na mag-produce ng mas maraming Christian, politician, lawyer, at judge. Andyan, nanuhan natin ang church yan. Tutulong din sa atin, no? Kaya may Christian, politician man sila, lawyer, kag-judge. Doon tayo hingi ng tulong. Ano sa inyo? Nalaman nyo na? Next, ano naman ang gawin natin? Bakit mali ang personal vengeance o pagiganti? Ang Diyos ay ang creator. Siya lang ang tagapagbigay ng buhay, kaya tangi siya lang ang may karapatan na bawiin ito. Hindi tayo anuhan ng gun o kung knife na tayo para mapatay siya, makaganti tayo. Hindi pwede. Kaya alam nyo na tayo dito sa earth, ang God ang nagpa-ano sa atin na matitira tayo dito. No? Kanya itong earth, siya nag-ano sa atin dito, nagpatira dito, nagbigay buhay sa atin, kaya siya ang may karapatan na magbawi sa atin. Nang hindi tayo pwede nang patayin mo ang nagawa ng masama sa iyo. Kaya yan ang tinuruan na nakwi kayo na wag gawin yan. Punta lang sa barangay hall, sa barangay captain, report ka lang, kasiya lang bahala. At siya na ang magpaano sa police department kung kailangan na. Kaya huwag patayin ang kaaway o kung nagloko sa iyo. No? Kaya hindi tayo ang nagbigay buhay dito sa earth, kundi ang God. Ang God lang ang may karapatan magbawi ng buhay natin. No? Yan ang ating gawin. Siya lang ang tagapagbigay ng buhay, kaya tanging siya lang ang may karapatan na bawiin ito. Kailangan ng balance sa pagitan ng justice at compassion. Pero pagpataw ng righteous na vengeance para magkaroon ng true justice, dapat ay alam natin ang lahat ng facts. No? Para maging tunay naman ang compassionate, dapat ay naintindihan ng lubusan gumawa ng mali. Ang motive
na circumstances niya para tanging ang Diyos lang. Ang lubos na makakaunawa dahil siya lang ang may hawak sa lahat ng facts, no? Hindi, begins to. He righteous must also be carried perfectly ang tipo ng bingin na pinagpataw natin ay laging sobra, no? Kulang sa makararapat na naibigay. Hindi kasi natin alam ang lahat ng facts. Kulang siya sa compassion at kulang sa resources para sa full distribution, no? Tanging ang Diyos lang ang kaya makagawa ng righteous thinking. Siya lang ang may karapatan, may karakter, at may nakakayahan para gawin ito. Yan ang ating gawin, no? Hindi tayo magbigay ng justisya. Ano ibig sabihin na pagpatawad? Ano ba ang ibig sabihin na papatawad? Una, kapag napatawad ka, ibig sabihin nito ay kusa mong na tinalikuran ang personal vengeance, pagiganti. Pangalawa, handa ka rin tumulong sa gumawa na sa iyo ng mali. No? Tumulong ka. Patubarin mo siya at ituruan mo siya sa anong mabuti yung gawin. Na huwag yung gawin uli yan. No? Yan ay makamali yan. Hindi sa pagkamali siya niya, pero sa panahon na may personal siyang pangangailangan. Pangatlo, kapag nagpatawad ka, i-pray mo ang opportunity na may magawa ka para sa pagpakapakanan ng gumawa sa inyo ng masama dahil sa concern ka sa kalagayan ng gumawa sa iyo ng mali. Tutulungan mo rin siyang makilala, magkaroon ng pamalantaya kay Jesus, Papa Jesus, no? Kay Jesus Christ. Turuan siya na magalit kay Lord Jesus atin, kay Jesus, Papa Jesus natin, kung ginawa niya yan, kay isa yan ang sa mga kasalanan na hindi pwede gawin dito sa earth. O, yan. O, te, kapag pinatawad natin ang gumawa sa masama sa atin, libat parang post over lang tayo, hayaan na lang tatapakan nilang masamang tao ang karakter natin. Yan na lang ba? Yan ba ang ano gawin? Sinabi sa amin na sa tatlong pagkataon ini-insist ni Apostle Paul na reorganize ang mga karapatan niya bilang isang Roman citizen kapag pinatawad natin ang mga gumawa sa atin nang masama, hindi ibig sabihin na nito na nahayaan na natin ang tapakan ng mga makarapatan natin. Hindi naman. Hindi pwede. No? Pero ma-regulo naman lang sa barangay captain at okay na, tawad na lang, no? No. Biktima ako ng injustice. Sa huling araw ng klase namin, sinabi ng profesor ko na i-trap niya ako sa course niya. Sumubra na raw ako sa allowable absences. Alam kong hindi ito totoo at sinanggadahan ko ito ng class monitor yun nga. Naliwalaan ng record na ito ay initrap na ko sa course. Dahil dito nawala
ang isang taon na pag-aral ko bilang Kristiyano, anong dapat maging response nito kapag naging biktima tayo na ninaw na pinaparapo alam just injustice, no? Well, ang una, hayaan ang sariling maging tao, no? Yeah, pero hindi ang maging masama. Pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala. Sige, umiyak ka at ilabas ang frustration mo, pero huwag magtanim ng hatred, no, at bitterness sa puso. Suntukin mo ang pader, pero huwag kaya ang maang batas ay papunta sa iyong kamay. Sa mga Kristiyan, hindi ibig sabihin na kailangan lang na green and red. Eh, ang gabin. Oh, stop! Hoy! Sakto ang ina kay manager ko din. Sabat yung... Abipay mo yung kaman, ha? Ang tradisyon na ito ay base sa danayal maging tao natin ang Lord's isang ay proklasi bahagi na maging tao natin ang maramdamang miserably tayo at sumigaw ng aray kapag nasaktan. Ipos ka muna, nay. Gawin sa inyo. Pangalawa, dalhin ang sitwasyon sa Diyos na hayaan mo na sana na mag-mayos nito, no? At masaya o miserably panalo o talunan, ligtas o panganib, galit o kalmado, laging pupunta sa palmes sa Diyos na panalangin kapag palmes ay sinasamba ang pagpupuri sa Diyos, mapakumbabang, umamin ang kasalanan, at gawin din mapait na pagliklamo anuman ang emotional state mo, matutong ilapit ang lahat sa Diyos. Sa panalangin, ibos sa Kanya kung ano ang nasa puso ng naintindihan ng Diyos sa mga sakti at sama ng loob natin. Ang sorry of God, ang Son of God mismo ang nagkaranas ng lahat ng klase na sakit, naramdam natin at naranasan natin dahil nabuhay din siyang bilang tao. Si Lord Papa Jesus yan. Yan, Papa Jesus, kapag na babagabag ka, basahin mo ang Psalm at ang Bible at ang kinin ang mga ito bilang prayer mo, ilapit sa Diyos ang injustice na experience mo at iwan mo dito sa Kanya. Ask for His help at magwawala kang lang kang siya ang mabahalang maghiganti para sa iyo laban sa ginawa ng masama, no? Yan ang gawin natin. Ang pangatlo natin, harapin mo ang injustice, hindi nang sapat na magsisigaw ka sa galit o mag-pray. Dapat harapin mo ang injustice para sa kapakanan mo at sa kapakanan ng society. No, yan. Yan ang may responsibility ang tanggalan ng bawasan ng posibilidad na maulit ang injustice.
may mga legal na tamang gawain sa mga kayo sa Bible para itama ang injustice tulad ng public exposure ng injustice. Personal na nagprotesta at nagpunta sa korte. Pero para sa Kristiyano, hindi kailangan kailanman alternatibo ang violent o personal vengeance. Yan, no? Hindi naman ang may kasalanan pa ang nagwagi. Di ako na lang ang sa isipan mo, yan. Ako na lang ang magbigay ng ustisya, pero hindi yan. Masama yan. Kaya huwag mong gawin. Kaya hindi pwede na tayo. Tayo ang masuntukin na sinsya o kung ano ang gawin natin. Kaya huwag, no? Panghuli, maghanap ng Christian fellowship at manghigit ng tulong sa ibang believers at di naman kailang maging last step. With it, ang prayer ang maging immediate response natin. O kaya naman ang magalit at maiyak muna tayo o kaya ang mga maniguro na nawala na ang epekto at di na maulit ang injustice nangyari sa atin. Pero dapat ay kasama sa mga responses na ito ay encouragement, counsel, prayer, o kahit na ang financial support na commitment ng believer. Ingin ang prayer support at advisor ng mas may mature na Christian. Mag-pray kasama sila pag-aralan ang mga akmang Bible passage na ayon sa sitwasyon nyo. Huwag kang sumabak mag-isa sa pag-arap ng samang tao. Isang sign na spiritual pride kapag hindi ka ikaw lang ang mag-ano sa humingi ng tulong sa isang Christian na alam mo namang kailangan, walang Kristiyanong kayang tumayong mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa, no? Kaya wag kung isa ka lang, kaya susulong ka sa bahay ng nagluko sa iyo. At marami sila, ikaw pa ang napatay. Ikaw pa ang talo, double talo ka. Na kunan ka ng 100,000, bili ka pa ng kabaong. Oo, kaya napatay ka, kay isa ka lang sila, marami sila, apat sila. Wala kang hindi mo kaya. Kaya huwag ialagay ang sisa sa kamay mo at huwag pumunta sa bahay ng kaaway mo na ikaw lang isa. No? Kaya yan ang gawin natin. Talo na tayo sa 100,000, pa-hospital pa tayo. Namatay tayo, kabaong pa, nitso pa na kabaong, nitso pa ang ating gasto. Kaya, my friend, huwag ilagay ang hustisya sa ating kamay kapag nabiktima ng masamang tao. Yan, no? Mga maluluko, no? Ha? Mga budul-budul gang, no? Yung mga ganyan, mga taong sabi nila, na-hypnotize ang tao para hindi na ibigay ang perang na hingi nila o ang bag na lalagyan ng pera. Kaya mga friend, yan ang ating gawin. Sa lahat ng krimen, huwag i-ano ang tsakmay natin ang justisya. Kung anong mga hindi magandang nangyari sa iyo, na may taong na wala ka lamang kasalanan, inaaway ka, o kung may taong nangloko sa iyo, ang unang puntahan natin ay ang barangay hall. Yan ha?
naturuan ko na kayo. Huwag pumunta sa police department kaya hindi kayo intertinahin ng mga police doon. Punta sa barangay hall, sa barangay captain, kaya yan ang number one na kung may problema sa barangay, ang barangay captain muna ang mag-reglo. Kung hindi na kaya, yan, punta na sa kung saan, no? Kung sa police department o kung saan kay ano, saan ang next na, hindi ko alam, no? Pero ang first muna ang sa barangay captain. Kung na-regloan na muna ang barangay captain, dason ang ikalawa, hindi ko alam, o kung ang police department, pwede ka na makatristo sa police department. Kaya mga friend, ha? Alam nyo na ha, kung may nangloko sa iyo, huwag ilagay sa kaban nyo ang ustisya, kay lalo pang lumaki ang problema. Kaya, ang gawin natin, eh, mag-pray, mag-alutingan na tulong sa God the Father kay Papa Jesus na at kakapumunta sa barangay captain, sa barangay hall para masumpina ang nagawa ng nagluko sa iyo. Diyan, ibigyan siya ng paanoan siya sa barangay na pumunta sa barangay hall at doon kayo arigluhin. Kung hindi mabigyan ng stisya, ano sa next, no? Hindi ko lang alam, police department na yan. Kaya mga friend, yan ang topic natin. Thank you very much sa pag-ikinig nyo. Kaya, hanggang dito lang ang ating lecture at ang recommendation natin ay ganyan. Punta muna sa barangay hall at ireklamo sa barangay captain ang mga problema natin kung maluko tayo ng mga taong maluluko. Thank you very much. Okay. Tata!